Di ba pag namamasyal, laging gusto natin sulit, di ba? Siyempre, dapat naman talaga, Parl. Dapat talaga. Sulit! At dapat lang naman, minsan, makapag-leave ang ilan dyan. Kaya naman, halina't kulayan na ang inyong mga drawing dahil mukhang madadagdagan ang dahilan para bisitahin natin ang napakagandang Ito Boracay. Ito ang isa sa mga dahilan. Fresh na fresh buko by the sea. San ka pa, di ba? Panoorin po natin ito. Sarap. Ang Pilipinas, hindi pa huli pagdating sa mga pasyalan dapat mo mapuntahan tuwing summer. At tuwing darating ang summer season, hindi mawawala sa dream destination ng karamihan ang isla ng Boracay. Dinarayo sa malapulbos nitong buhangin, beach na pang world class, at ang sunset na hindi mo dapat ma-miss. Maituturing paraiso nga raw kapag ikaw ay napadpad dito. Sa inyong pagbisita, talaga namang relaxation achieved kapag ikaw ay lumibot na sa isla na paraiso na ito. Pero ngayon, mukhang may idadagdag kayo sa inyong bucket list. Bet nyo ba makapag-fresh buko juice in the middle of the sea? Literal na ma-freshen up ka sa pagbabakasyon mo sa floating Magbubuko na pwede mong abutan sa paglilibot sa Boracay. Isa na dyan si Tatay Rocky Gatarin na 44 years old at matagal nang magbubuko sa isla. Matagal na nung binata pa ako, so yung mga sin 23 siguro ako. Mag-umpisa po kami niyan na mga alas 7. O di kaya minsan alas 8, pero umuwi kami mga 6 PM. Malaking bagay nga raw kay Tatay Roque ang pagbabalik ng mga turista sa Boracay simula nang tumama ang pandemic. Napakalaga po kasi yan po, dyan po kami kumukuha ng kailangan na buhay. Lalo na po yung bukas ng international, mas lalong mas maganda po. Sa halagang 50 pesos, matitikman mo na ng fresh na buko by the sea. Hindi nga raw alintana ni Tatay Roque ang dagdag trabaho na pagpapalaot at paglilibot ng kanyang buko kumpara sa paghihintay lamang ng bibili nito. Trabaho yan, kailangan ng pamilya ko yan. Parehas lang din, kasi kung nakatayo ka nagawa sa pangpang at saka nagbibinta ka ng buko, parehas lang po din. Isa lang si Tatay Roque na umaasang tuluyan nang mawala ang banta ng pandemya. Hindi lang para sa kanilang kalusugan, kundi para magtuloy-tuloy na ang pag-usbong muli ng turismo ng Boracay na siya namang malaking tulong sa kanilang hanap buhay. Marami na, katulad nung mula nung kapamilya ko, nagkaanak ng tatlo, yun po kinabubuhay ng mga sa tatlo kong anak. Ang ganda ng isang lugar, hindi lang dahil sa magagandang tanawin dito. Maaring mas maging makabuluhan ang pagpasyal kung makikilala mo ang mga taong nagsusumikap at umaasa sa gandang hatid ng mga pasyalang ito na malaparaiso. Yun! Sarap! Sarap.